maaaring mag-follow up question ako sa dating president. Salamat po kayo, Mr. Chair. Kanina sinabi niyo there were 7 people dun sa inyong self-described death squad. Ano po yung mga pangalan nila? Sila Scanias, Matubato. Ng organization na sinetap nyo, yung death squad. Sinaswerte lang si Bato eh, nagtagal siya. Ang death squad ko, ma'am, is before it is organized. Structure against crime and criminals. Ibig sabihin, ano po yung setup? Yung, at sino yung pitong yon na miyembro ng death squad nyo? To fight crime. No, sir. Yung pangalan nung sabi nyo, pati yung tao na nasa death squad. He's dodging the question. O, natayimik na yung gugong nasa halagod. It's okay, sir. Ano pong mga pangalan nila? I-contempt nyo na yan, putay na. You know, when I was mayor, Budol kwento. Ganon yung style niya, pivot to budol kwento. 73. For the life just answer the question. I cannot remember the name. And ano po yung structure? Hindi naman alala yung pangalan. May dalawang teniente, then may apat pa na tao. Ano po yung structure ng organization na ito? Pag nagbuo ka ng alam na alam mo yung pangalan ng mga yun. Sira ulo. Hindi ko nga alam kung bakit nandito ako, karap mo. Sir, I'm sure alam niyo kung bakit kayo nandito. In fact, kayo po yung nagsalita ng pinakamarami sa resource persons. Well, may reward po ba yung pitong iyon sa yun. Death squad niyo? Nasaan yung record ng rewards? May rewards po ba ang ibinibigay sa mga miyembro? Ganun yung banat dyan. Hanapan ng record. Yung mga namatay. Police ba yung death squad? Sinabi niya kanina, may record ba? Yun ang criminal sila. Hindi po, yung sinabi niyo kanina. Huwag tayong lumabas. That's how you deal with the gonyo. May ibang lumalabas. Yung sinabi po ninyo death squad, may rewards po ba yun? You don't interrupt. A member of the committee. No, sir. Pina-follow ako yung sinabi ninyo. Ay, yung civilian? So, kung civilian yon, yung sinabi niyo na death squad niyo na 7 tao, may rewards po ba yung 7 taong iyon kapag nakakapatay sila? Ay, hindi, ma'am. Mayaman yung mga maraming gago na mayaman sa Davao. Oh, yun yung budol ko niya. Ano connection ng mayayaman sa Davao? Nga, gusto po matay ng mga criminal. Because they want the city to be safe. So kaya pala, maraming criminal sa kwan. Sige po. Yes, sir. Anyone can kill. Basta mayaman ka. Nasabi nyo ba na yung mayayaman si Raulo nagbayad sa death squad para pumatay? No, no, hindi. Kung, ano nga? Makasain po ba? Bubong po tangin ang digong nyo. Sino? Colonel Makasait. Kasama po ba sa death squad? Pag mayaman daw sa Davao, pwede ka nang pumatay. Ma'am, alam mo sa totoo lang, mahabang istorya to. It's okay, sir. Maikli lang sana. Iklan mo. Problema, ma'am, patay na yung tao. Si Colonel yun nga, pati yung mga criminal na tinawag mong criminal, patay na, di ba? Policeman, police officer in the... It's like losing a war, di ba? When you lose a war, tao. Okay, sir. Ikaw yung loser. Patungin kung anong... Yung winner, they can create history. Yan, patay na. Okay. About may rewards po ba sila your collapse? Yung mga miyembro ng death squad nyo? Sino? Ako? Magbigay? Yung 7 miyembro. Kung sino man ang nagbigay, when this war is over, sila kapag pumapatay sila? The Duterte's are gonna be part of the textbook. Yan. Lalo sa police. Bakit ako magbigay ng reward sa mga... Hindi po. Trabaho nila yan. Sinasagot nyo eh. I-contempt niyang putangin ang yan. Nagmumura siya. Tinatanong ko po yung mga miyembro ng death squad nyo. Binabayaran ba sila kapag nakakapatay sila? Wala. I-contempt nyo na si Mang Canor. Si Raulo na yan. May reminder, Senator. This is just an intervention. Yeah, sorry. I apologize, Mr. Chair. Yes, I submit, please, Mr. Chair. Bakit daw nagtatago sa mask? Expedite well, the first, Mr. Chairman, may it's effective way to get your attention, mga DDS, and I succeeded in that regard. Second, Mr. Chairman, to entertain DDS, all right? To entertain DDS. Ha ha ha, nakinabang ka sa war on drug. Ayaw mo lang aminin dahil makasarili ka. Putang ina, DDS ka. Paano kami nakinabang sa war on drugs? Sige nga. Kasi hanggang ngayon hindi ko alam yung pinagsasabi yung pinakinabangan ng mga taong bayan sa war on drugs, Roldan.
3828. Alright. Anong pinagsasabi mo? Kasi, ang naalala ko, dito sa amin, sa Makati Taguig, okay, ewan ko lang sa inyo, nung panahon ni Duterte, maraming patayan. Yung overpass malapit sa amin, yung nabalitang mga, yung mga na-hold up tapos na sinasaksak. And that was during the term of Duterte. Oh, kayo-kayo, gumagawa kayo ng kwento, tapos binubudol nyo yung sarili ninyo, na sinasabi nyo, para kayong kani, para yung kulto nga, you're praying to your own self. Paulit-ulit, yung pinipray nyo yun, para sa utak nyo, totoo, na tahimik ng panahon ni Digong nyo, which is not true at all. Alright? Not true. Mas tahimik pa ngayon sa totoo lang, sa area namin, kasi nakakapaglakad ka ng gabi, kumpara nun, panahon ni Digong nyo, na pwede kang idawit sa tukhang ng mga polis. Anyone, I mean, pati mga DDS, di ba? Marami akong kailan ng mga DDS, yung mga makiat dito dati, na nung binuto nila sa Duterte, takot sila, hindi dahil sa adik sila, takot sila, hindi dahil pwede silang mapagdiskita ng mga polis kasi nga may reward system. Di ba? May reward system mga polis. Yung naghahabol ng kota. Kaya sira ulo ka kung sa tingin mo, anong pinakinabangan? Bobo. O ito siya o. Ito yung Roldan 3828 na nakinabang daw sa panahon ni Digong Yo sa tukhang niya. Nandito ka pa ba, Roldan 3828? Baka madami ko na naman yung anak niya dito kasi scroll ako ng scroll. O. Sira ulong putang inang to. Eh, mas bali yan ako. Ang tanda-tanda mo na, tangina, itsura kang mga 60 na, di ba? Ganyan ka pa rin mag-isip. Kawawa naman yung mga anak mo. Oh, anong pinaginabangan mo matanda ka? Roldan 3828. Sa panahon ni Digong yun, nung war on drugs niya. Magsalita ka nga, nandito ka pa. Nandito ka pa ba? Oh, pwede ka nang mag-report sa kay Lorraine Badoy kasi nakuha mo na atensyon ko. May bayad daw yun eh. 30,000 ba yun? Sabi ng mga DDS. Mga ka-team ni Kwan, ni Madarhog. Oh, nasaan na yun? Sir Ulo matandang to. Anong pinakinaba kung matanda ka sa war on drugs si Digong nyo? Huwag mo kami idamay kung bobo ka. Roldan, 3828. Huwag mo kong idamay sa kabubuan mo. Ha? Sabi naman ni Trigger, kawawa talaga ang mga bata ngayon dahil balik droga na naman ang mga adik at dumadami pa. Nasaan yung statistics mong yan, Trigger? Alam mo, kung ano mong pinapanood mong putang inang mga kwan na yan, mga vloggers nyo, naniniwala ka naman kasi nga mahinang utak mo. Oh, kung sa tingin mo meron kang intel report na dumami ang mga drug lords at droga, eh mag-report ka. Oh, total marami kang alam. Siguro kayo mismo sa pamilya nyo nagda-drug dealing. Di ba kayo marami kang alam? Ganun lang yun. Di ba? Huwag mo kami idamay sa kwan mo sa pagiging drama mo, marami ka palang alam na drug lords eh, mga gumagamit. Oh, tapos gumagamit pa ka pa ng kawawa, di ba? Oh, kung di ka naman pamilya ng adik, baka pamilya mo adik, di ba? Oh, ito siya. Si Sparker underscore off. Ikaw, kung sa tingin mo, marami kang kakilala, kasi nga, naawa ka, di ba? Ang sabi mo, kawawa naman ang mga kasi dumami daw. O nasan sila? Baka may contact ka sa kanila, di ba? May contact ka ba sa mga adik sa lugar nyo? Roldan? I-report mo sa police. Okay, i-report mo sa barangay. Siraulo ka pala eh, no? Oh.
Naawa ka eh. Sabi mo naawa ka eh. Anong silbi ng alam mong informasyon? O hindi mo naman i-re-report? Baka propaganda lang yan. Ito siya. Hindi na nag-comment. Magpa-private na naman to kagaya ni Yana kanina. Ang dami niyo palang alam eh, di ba? Oh, gumagamit pa kayo ng taong bayan. No? Kawawa naman ang taong bayan ng mga bata. Dumadami ng drug addict o mga kwan ngayon. Oh, kung sa tingin niyo meron kayong informasyon, i-report niyo. Ganun yun. Ako, wala pa naman akong alam na addict dito sa lugar namin. Sa totoo lang. Alright? Kasi hindi naman, I'm not nosy. I'm not a nosy neighbor.